Naging emotional ang director na si Mark Reyes sa naganap na grand video ng Voltes 5 Legacy habang sinasagot ang mga tanong sa kanya ng ilang members ng Showbiz Press. Dahil sa sobrang kaligayang naramdaman na luwa sa direct market, video na nikip ang dibdib. Dahil na rin siguro sa tindi ng excitement at tension na kanyang nararamdaman noong mga oras na iyon. Naibahagi kasi ng Kapuso Director ang matinding challenges na kinaharap ng buong team habang binubuo ang Voltes 5 Legacy at kung paano sila sinuportahan ng mga bossing ng GMS7 kahit pa umover over na sila sa kanilang budget. Simula pa lang daw ng kanilang shooting ay matinding pagsubok na ang sumalubong sa kanila hanggang sa mag-lock-in sila dahil sa COVID-19 pandemic nitong taong 2020. In-example pa nga ni Direct Mark ang child actor na si Rafael Landicho na gumanap bilang Little John na hindi pwedeng magtrabaho noong pandemic dahil minor pa ito. At sa katunayan, tatlong beses sila nagpagawa ng costume para kay Rafael dahil lumaki na ito sa tagal ng panahon na hindi ito sumalang sa taping. Ganito na lamang daw ang ilan sa mga naging challenge ng kanilang production sa panahong iyon. At dahil na rin sa kanilang teamwork sa buong namumuno ng Voltes 5 Legacy, hindi naging mahirap sa kanila ang lahat ng mga naging adjustment sa kanilang set at shooting na nasabing hit series. Ang panimulang payag ni Direk Mark, maraming nagsasabing gusto nating mag-improve. So ito na, ito yung pruheba na ginastusan to, pinag-isipan, pinagtrabahuan, pinaghirapan. Ito na po. So that's why you cannot tell us not to do it. Kasi may mga usapan, bakit nyo pa ginawa yan? No, kailangan natin gawin, if not us, who? At saka ang sarap sa pakiramdam yung nakikita mo ang lahat na concern na concern sa lahat naman nagiging technical issue sa aming set at taping. Dagdag pa niya, thank you again to GMA Until Success, ang toy company that i-upload this project. This is the stepping stone. It opens the gate for everyone. For all the artists, for GMA Video Graphics, for Riot. You know, to see the level na kaya pala ng Philippines, ang level ng ganitong artistry sa CGI, or when it comes to the costume. You saw naman the fly suits, hindi naman tinipid, at kitang-kita sa harap ng TV na quality ang managing kasuotan ng lahat, might as well sa mga effects na ginawa namin. Pero sa simula pa lamang ng pamamayagpag nito sa television at maging sa social media, maraming katanungan ang lumitaw mula sa mga manunood at mga netizens na nakapanood na sa nasabing teleserye nito ng GMS7. At kung mapanatili man ito ang kinang sa mga viewers dahil obvious naman na naungusan na nito ang katapat na show ng PBS-CBN ng EPJ's Matangyapo pagdating sa audience shares at TV ratings. At sa tanong kung ma-appreciate ba ng mga kabataan ang live-action version ng Voltes 5, sabi ni Direk Mark, the challenge was, it was an old anime, antiquated, you know, we called it that. Pero, ever since 1978 here in the Philippines, all the way down to 2023, Voltes 5 has always been the heart of the Filipinos. Aminin natin yan, hindi nawawala sa karaoke yung pagkanta ng Voltes 5 team, saka yung My Father, yung sa ending theme song. Mga political ads, mga commercials, Voltes 5 has always been around. Ang dagdag pa na payag ng director? I don't know. There was a certain magic perhaps with the Voltes 5 that it has endured all these years, all these decades. Pero, Voltes 5 is a story of a family. In so many levels yung istorya. Kaya siguro it was easy for GMA to approve the project because they saw na okay. It was worth of soap opera I saw as a child. Because when you know the whole story, you know, the betrayal of the brothers, the loss of the mother, the loss of the father, it's soap opera. It's a space soap opera. In fairness, na-enjoy namin ang cinematic experience ng Voltes 5 Legacy nang mapanood namin ang movie version nito sa sinihan. Napakaganda ng pagkagawa nito mula sa acting ng cast hanggang sa special effects at location. Pero marami ang nagtatanong kay Direk kung magkakaroon ba ng pagbabago na magkaganap sa set of characters ng Voltes 5 sa mga darating na panahon dahil matindi ang magiging kompetensya nito sa kaharap ng series ng Comedy Network na ang EPJ's Matangyapo. Ang naging payag ni Direk Mark, oo naman, kasi you need it to maintain the performance of every show in particular here in Voltes 5. Magdagdag din kami ng mga characters just to let the whole story evolve for a better story. And that is why we're planning to put some big stars here. And we considered Alden, Mateo, Marian, and more. So don't stop watching Voltes 5 kasi tuloy-tuloy na yan ang magandang istorya na alam ko naman na magugustuhan ng lahat, especially for those of the younger generations.
Pero ganun paman, hinding-hindi nagkamali ang buong pamunuan ng GMS7 na i-revive ang Japanese hit cartoon series na Voltes 5 Legacy at ilagay sa kanilang full list of program this 2023. Kasama rin sa mga characters ng sabing hit series ng Kapuso Network ay sina Dean Estrello, Carla Avillana, Albert Martinez, Max Dolenz, Gabby Eginman, Nistel Lopez at Martin Del Rosario. Nagsimula na itong umere sa mga telebisyon nitong May 8 sa GMA Tilibabad. Maraming salamat mga kapamilya at ito lang muna ang ating update for today.